Hello, good morning mga kasangga, mga kaibigan, mga kasulibay, mga kasambali. Ito na naman po at tulad ng ating pinapalo, sinusundan yung pong pag-a-apply po ng fertilizer nung naghalo ng first part po kanina nung naghalo sila ng fertilizer. So mga kaibigan, mga kasangga, mga kasulibay, kasambali, welcome po muli sa aking channel, Edgar Mirador. Surprise lang po lagi at nandyan po. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel. Now mga kaibigan, atin pong pupuntahan yung bukid na pagsasabugan po ng fertilizer na kanina. So mga kaibigan, tutunguhin po natin doon po. Malayo-layo pa, nakapag-start na po sila na nagsabog kanina. Ayun, doon. So, atin pong pupuntahan. Ito po at tayo'y naglalakad dito sa bahagi ng bukid. May pilapil po kasi may tubig po yun dito. Oh, ayun. So, sa pilapil po ako nagdadaan. So tuloy tayo upang tutunguhin. Medyo malayo-layo rin po, pero kapag may tiyaga, sabi nga nila, mayroong biyaya. Ayan, at malapit na po tayo doon. So ito po, nakarating na tayo dito sa may bukid. Yung pong katabi ay narotabait na po ito. So di natin alam kung anong plano po nila ito, kung tatamnan po ng palay o tataniman nila ng mga vegetable. So ayan, yung fertilizer na nahakot kanina ni Yoyi. So pupuntahan natin sila sa direktang pag-a-apply ng fertilizer. So ayan po, nagsalin po kanina si Kuya Pide ng fertilizer doon sa kanyang balde at kasalukuyan pong ina-apply ngayon sa kanyang pananim. So ito ay itaninim po noong, hindi ako nagkakamali, ay noong 16 ng March. So sa ngayon ay mayroon na siyang 7 araw ba, Kuya Pide? 17, 18, 19, 20, 21. So bali 1 week na siya. So in-apply niya na ng fertilizer. Kumbaga ito yung first coating. So mas maaga siguro, mas maganda kasi buhay naman na yung palay. So ayan o, pwedeng ayan. So ayan. So maraming may bahagi dito sa may kabila doon, banda dyan, ay mukhang natapos na niyang sabugan ang fertilizer. So habang naghahakot kanina si Kuya Yoyi, ay siya ina-apply naman na ni Kuya Pide itong kanyang pananim. So ito makikita po natin sa ilalim ng tubig yung mga fertilizer na ano. Ayan po, ayan, pusa na po yung matutunaw. Ito po yung pinaghalong 14-14-14 16-20-0, at ay yung urea o ano po yung composition is 4-6-0-0, yun po. So ito, intayin po na maging malago itong pananim na ito, epekto ng fertilizer na ina-apply. So ayan po, ayan. So medyo malaki-laking bahagi rin itong tinamnan ni Kuya Pide. Kumbaga tinesting lang po niya itong
third crop na ito, hope na maging successful. So, nasa isang hectare rin po itong tinatamnan niya, tinamnan niya ngayon. So may mga tingnan natin yung kanyang pananim. So, ayan po. Si Kuya Pidi, enjoy na enjoy sa pagsasabog ng kanyang fertilizer sa kanyang pananim. So, siya lang po nag-a-apply na ito. Sikap, tiyaga, sipag. Yan ang kailangan para sa pagiging isang successful na farmers. Kapag po walang tiyaga, ay malayo ang biyaya. Ayan. Ako po eh mayroon din pong medyo malawak-lawak na taniman katulad ng mga na-feature ko mga nauna. So sa ngayon ang nailagay ko po doon ay munggo. So nasa 3 hektarya na munggo ang ipinatanim ko doon. So ma-update din po 'yon, oh, i-update ko rin kayo para tignan yung tumubong mga munggo. So ayan po. Ganito lang po ang buhay dito sa bukid sa probinsya. So sa kagandahan po ng kagandahan po nito ay free ka. This air libre sa sariwang pagkain. Walang amo, pero ikaw ang dapat rin na mamuhunan ka. Katulad ko, ako'y namumuhunan. Malaki rin ang gastos ng isang farmers, no? Mula sa pag-prepare ng bukid, yung pagpunla ng seeds ng palay, kung ito'y kailangan bunutin para i-transplant. So, mayroon din na yung direct seeding na hindi po sa yung i-prepare na muna siya tapos diretso isabog na. So ganun yung direct seeding. Two types po yung dry seeding. Meron po yung basa siya na na-prepare na at diretso doon na ibabad po yung seeds ng palay na isasabog doon. Yung ikalawa, kapag wala pa pong ulan o hihintay yung ulan, yung tinatawag na dry seeding ng palay. So sa ganon medyo maraming paraan para makatipid. So ito po ay nasa Purok 2, Tubo-Tubo, Santa Cruz, Zambales po itong bukid na ito. Purok 2, Tubo-Tubo South. Yan po itong bukid ito ay tinatamnan po ito ni Kuya Pide. Yan. Mayroon pang natirang mga kunting punla dito at ewan kung anong gagawin nila ito. Tatamnan siguro yung natirang bahagi dito. So, ito yung bali lawak na ng natamnan ni o nilalagyan niya ng fertilizer si ni Kuya Pide. So, bago po matapos tong video nito, ay ibig ko rin pong magpasalamat at i-shout out si Beng Marte o si Lorena Marte on my Facebook account na November Loren. So, nasa New Zealand po siya. So, Beng, eto ka na. As you wish, na-shout out na kita. Ingat ka lagi dyan and God bless you. So, maraming pong salamat muli sa lahat ng mga viewers at mga subscribers ng aking channel. God bless po sa ating lahat. Mabuhay at laging mag-pray po tayo. At lagi po nating ipagpasalamat ang bawat buhay na natatanggap natin, biyaya at laging lingin ang kaligtasan at kalusugan natin.
Maraming salamat po. Thank you.